Jesus. Mga kaibigan, narito na ang ikaapat na bahagi ng kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Jeffrey. Nalubos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Sandali, Nika. Natanong na kitang parating. Andiyan ako, anak. Nay, hindi na kayo galit sa akin? Hindi na, anak. May nakausap ako na nagpaliwanag sa akin ang sitwasyon mo. Salamat, Nay! Nung una, inakala ko masarap ang buhay mo. Habang kami na mga kapatid mo, halos magdildin ng asin. Kapag kumikita ko sa paglalabada, naibibili ko sila ng sardinas. Kung malaklaki, nakakatikim sila ng pritong itlog. Nay! Marami po ako dalang pagkain ngayon para sa inyo ng mga kapatid ko. At masusundan pa ito. Ningguhan po kasi ang bigay ng allowance ko, kaya ito lang. Anak, patawad. Nay! Patawad sa ginawa ko sa'yo noon. Anak ko, nahirapan ako sa paglalabad at pamamlansya. Anak, sa isip ko, mas kailangan kitang katuwang dito. Pero ipinaliwanag sa akin ni Lolo Atoy na maswerte ako. Gusto mong mag-aral. At ngayon may nagpapaaral na sa'yo. Sinabi niyang, totoo, posible makaahon tayo sa hirap dahil sa pagsisikap mo. Salamat. At naniwala na kayo. Totoong yan ang plano ko, Nay. Aahon tayo sa lugar na ito. Maibibili ko kayo ng sarili nating bahay na malayo sa sementeryong ito. Hindi tayo habang buhay na magiging squatter. Saan po, mga kapatid ko? May pasalubong po ako tsokolate sa kanila. Nalo sa kapitbahay. Nakikipanood ng TV. Pupuntahan ko po sila. Nika. Hindi na ako galit, Nay. Hindi ako pwedeng magalit sa inyo. Mahal ko kayo, Nay. Mahal din kita, anak. Sana naintindihan mo. Bakit hindi ako dumalo sa graduation mo? Tapos na po yun, Nay. Tapos na yun. Kalimutan na natin yung mga nangyari. Basta pangako ko sa inyo. Habang nag-aaral ako, lagi ko kayang bibisitahin at dadalhan ng tulong. Magtutulungan tayo, Nika. Nauunawaan na kita. Alam ko magiging mahirap para sa ating dalawa. Pero naiintindihan na kita. Salamat, Nay. Anak. Salamat po. Nagkasundo na si Nanika at ang nanay niya. Mabuti naman. Ano, masarap sa pakiramdam na may natulungan na naman tayo. Ah, matalino talaga si Nika. Actually, Sir Rene, pwede na siyang mag-handle ng bookkeeping. Pwede ko nang turuan. Baka naman maapektuhan ang pag-aaral niya. Ah, hindi naman. Tuwing Sabado lang niya aayusin ang record ng expenses. Tapos, araw ng Linggo, yun naman ang araw ng pagbisita sa nanay at mga kapatid niya. Esper, alalahanin mo, walang sahod dito sa shelter si Nika. Eh baka isipin ng tao, sinasamantala natin ang serbisyo niya. Ay, hindi, sir. Management naman ng kurso niya. Eh di para na rin niyang pinapractice ang natutuhan niya. Para na siyang nag-OJT kahit second year college pa lang siya.
birthday mo na sa Sabado. 18 na ako, Jeffrey. Eh, hindi ka namin mabibigyan ng engranding debut. Pero, may bibili kita ng cake na may 18 candles. Ang totoo, kahit simpleng pansit na handa, masaya na ako. Gusto ko mag-birthday sa pili ni nanay. Eh, bakit hindi natin sila isama sa shelter? Para naman makalabas sa sementeryo mga kapatid mo. Eh, pwede ba yun, Jeffrey? Talaga? Oo, sasabihin ko kay tita. Total, 18th birthday mo naman eh. Naku, tatanawin kong utang na loob yan, Jeffrey. Wag, deserve yun. Kasi pagka, patsaga. At puno ng pangarap para sa kanila. 18 na ako. Sana, yung isa ko pang pangarap matupad na. Ha? Eh, ano naman yung isa pang pangarap na yan? Hindi ko pwedeng sabihin eh. Pag sinabi ko, di, parang ako na rin ang nagtapat. Yan na nga ang sinasabi ko sa'yo. Eh, Guhing, lalo tuloy akong nahiyang magtapat. 18 na si Mika. Pwede mo lang ligawan. 2 taon pa, graduate na siya sa college. Kailan mo pa sasabihin? O baka naman, MU na kayo. Mutual understanding. Kasi, wala kang GF. Wala rin siyang BF. Baka sa isip niya, MU na kayo. Eh, sana ka. Aba, Jeff, huwag kang makiramdam. Magtapat ka! Happy birthday, Nika. Happy birthday. Salamat sa tulong mo sa amin, Iha. Ako nga po ang dapat na magpasalamat, Sir Rene. Ma'am Esper, kayo po ang gumawa ng paraan para makapagpatuloy ako sa college. At hindi mo kami binigo. At tandaan mo, kapag nakatapos ka na, ikaw ang magpapasya kung mananatili ka rito sa shelter o magtatrabaho ka sa labas. Katulad ng sinabi ko noon, hindi ka namin pipigilan sa pangarap mo. Salamat po, Sir Rene. Hindi po muna ako aalis dito sa shelter. Sa tingin ko po, mas makakatulong pa ako ng ilang taon para makahanap ng sponsor sa mga pangangailangan ng mga inaalagaan natin dito. Lalo na po yung mga bata na may disability. Salamat, Nika. Uunahin ko po munang ibalik ang biyayang natanggap ko mula dito sa shelter. May sapat na panahon pa para sa mga pangarap ko. Nika! Uy! Oh! Ay! Nasundo ko ng nanay at mga kapatid mo. Nika, anak! Ayun ka na. Maligayang karawan. Happy birthday, Ate! Jeffrey, salamat. Okay lang yun. Nay, mga kapatid ko, halika kayo. Kumain na kayo! Kami ni Ma'am Esper ang nagluto ng konting handa. Kumain si Sir Rene na dito kayo matulog ngayong gabi. Talaga po, Sir? Opo, maraming salamat po. Matutuwa ang mga bata. Sabik na sabi ko silang makapamasyal at makita tong shelter. Welcome, Aling Ibyang. Welcome po kayong lahat. Sige na, Nika. Asikasuhin mo sila. Tatawagin ko na rin ang mga batang alaga natin dito. Nakatulog na yung mga kapatid ko. Si nanay naman masayang kausap ang mga batang alaga dito sa shelter. Ngayon niya nakita kung gaano kahirap ang pag-aalaga at pag-aasikaso sa mga nasa shelter. Nika, natutuwa ako sa narating mo na. 2 years pa at graduate ka na sa college. Pag nakatapos ako, mag-i-stay pa ako ng ilang taon muna dito. Bakit?
bilang ganti ko sa tulong ni na Ma'am Esper at Sir Rene. At sa'yo na rin. Oh, hindi naman ako bahagi ng shelter. Pero bahagi ka ng buhay ko, ng mga pangarap ko. Nika. Kailangan bang ako pang magtapat? Para nasasabog ang dibdib ko sa kahihintay, Jeff. Ilang taon pa ba? Ang alin? Bago mo sabihin sa akin ang status nating dalawa. Nika. Puro ka, Nika. Nika. 18 na ako. Hindi na ako bata. Kailan pa ba ako magiging karapat-dapat sa'yo? Pero ano? Ayoko kasing isipin mong sinasamantala kong sitwasyon para mapilitan kang... Mapilitan akong ano, Jeffrey? Mapilitan akong ano? Ano? Sana maging malinaw na ang pag-uusap natin. Hindi yung palaging nagpapahaging ka na lang ng mga gustong sabihin. Nika. Ang anak niyang si Nika, paayos na ang pag-aaral at pagtatrabaho ng dalaga. Ngayon naman, mukhang magkakaroon na ng kaliwanagan kung ano nga ba ang relasyon ni Nika at Jeffrey. Mga kaibigan, samahalin niyo kaming muli bukas. Tutunghayan na natin ang ikalima at huling bahagi ng karanasang padala ni Jeffrey. Samantala, ang mga bituin ng radyong nagsiganap sa ating dula ay sina Chikit Amor.